Yo kapatid, good morning po sa inyo lahat. It's me, Kuya Landro TV, ang inyong kuyang mekaniko. So kapatid, kung napapansin po ninyo na nag-upload tayo ng video umaga at nag-upload rin tayo ng video sa gabi, eh talaga pong napaka praise to God, no? Dahil hindi na ho tayo masyadong busy sa shop. Nagkaroon na po tayo ng kasangga na malupit na mekaniko. Okay, so kapatid, meron lang po akong ipapanood sa inyo dahil ito po ay napanood ko sa group ng Samahan ng Mga Mekaniko. Tama ba yon? Samahan ng Mga Mekaniko o Philippine Motorcycle Mechanic Organization, parang ganun. Hindi ko gaanong matandaan kapatid, pero napanood ko po siya doon. Yun. So, ang problema niya kapatid ay yung usok ay lumalabas sa breeder, no? So, ipapanood ko po sa inyo yung video na sinend niya doon, na in-upload niya doon. Kapatid, ito pong mga i-explain ko dito ay based lang po sa experience ko, ha? Hindi po ito engineering terms, at sa mga mechanical engineering dyan na nakakaintindi sa part na ito, kapatid, baka pwede mo akong tulungan, no? At baka pwede mong dagdagan yung aking sasabihin dito, no? Para at least madagdagan din yung idea ng iba. At ako rin, baka kulang pa yung idea ko. Okay kapatid, panoorin nyo po yung video. Okay kapatid, nagkaroon po ng usok yung kanyang breeder. So bakit po nangyayari yon? So medyo i-explain ko lang sa inyo kapatid ng konti, ha. Pero karamihan kapatid ng ganyan, 100% kapag nagbabaklas po ako ng issue na ganyan, piston at cylinder block po ang problema. So, lahat po talaga cylinder block. Pero kapatid, hindi po nausok ang tambucho, no? So, ganito po 'yon. Mamaya ko na i-explain yung block. Umuusok po yung breeder nila, pero hindi nausok sa tambucho, no? Medyo talagang kakaiba yun kapatid, pero mayroon pong explanation dyan na malupit. I-explain ko po sa inyo, no? Sana maintindihan nyo kapatid, at kapag naintindihan nyo eh baka pwede naman pahingi ako ng isang subscribe at pahit na rin itong notification bell para updated pa kayo sa mga ganitong klase ng tutorial at tips ni Kuya lang. Okay, so kung ito yung block kapatid ng umuusok yung breeder, at ito yung kanyang piston, no? So, karamihan pong nababaklas ko eh meron na pong laceration dito, o yung may overheating na kagaya nito. Pero ito kapatid ay medyo hindi pa ito gaanong malala. Yung karamihan pong nababaklas ko eh yung talagang sagad na yung kanyang gasgas. As in kapatid, ubos na, no? Yung parang naghihimulmul na. At ganun din po dito sa block. So, bakit sa breeder lumalabas ang usok? So, ganito yung kapatid. Kapag nag-top dead center na, no, o yung firing order na ng piston, umangat na ito. Kapatid, yung mga gasgas sa block at yung gasgas sa piston, una dadaan ang combustion, doon na dadaan ang burning gases, no? Doon na dadaan ang compression. Dito, kapatid, dito mismo sa liner at sa piston. So, nag-i-between po dyan sa gitna nila yung compression. At magkakaroon po ng isang malakas na pressure kapatid sa loob ng makina, no? Sa loob po ng makina, at yun po ay hahanap ng labasan. Labasan kapatid. So doon po yun lalabas sa breeder. Yan, doon po yun lalabas sa breeder. Oh, dahil mainit kapatid yung oil na paloob sa makina at yung burning gas, eh nagpo-form po siya ng usok, at doon yun lumalabas sa breeder. So yun lang po yung simpleng explanation nun. So, Kuya Lan, bakit hindi po lumalabas yung usok sa tambucho? At kung mayroon man, minimal lang. Kapatid, minimal lang talaga. Ito yan. Mas mabilis po kasi kapatid na pumasok dito yung burning gases compare sa naghihintay pa yung burning gases sa pag-open ng exhaust valve, no? So, pagbunggo niya rito ng piston, so cylinder head na kaganyan, pagbunggo ng piston kapatid, papasok na kaagad yung burning gas doon. Hindi pa bumubuka kapatid yung exhaust valve. So hindi pa bumubuka kapatid yung exhaust valve,
eh nakapasok na siya doon sa loob ng makina. Kaya yung lumalabas sa tambucho natin eh kunti na lang, no? Kunti na lang yung amount ng usok. Kaya nasasabi natin na minimal lang. Okay? So, sana kapatid ay naintindihan mo yung aking simpleng scenario at simpleng na experience sa aking pagmimekaniko, no? So, hanggang dito na lang kapatid. Kung may natutunan po kayo ay baka pwede naman, no? Paabuti na natin ng 100,000 subscribers si Kuya Lan. Paki-hit na po itong subscribe button at pakitama na rin po yung pakisama at pakisama na rin po yung notification bell. Salamat kapatid. God bless you all.